si kunin ang Harith para sa execution, pero baka kasi binibait siya ng Blacklist International. Kaya din iniisip ng execution kung kukunin ba nila yung Harith o hindi. But it makes a lot of sense against YSS and Benedetta. Ang tricky nga lang ay pwedeng mag-change ang Blacklist International at dun sila mas mahihirapan. Yeah. And that's very likely to happen. Kasi mukhang damage ang puhunan ng Blacklist dito eh. Oh. And yung exe, kailangan nila ng pang late game. There you go. Oh! Oh, damage then! Double mage! Damage! It rhymes! Ayos ba yun? It rhymes. The Kagura and the Eudora, the Rassisters! Para sa side ng exe. Oh my. Alam kong nanayimi kayo. Pagbigyan nyo na. Maganda. 7 out of 10. 7 out of 10. Kalaban ng The Sisters. Yung burst potential ng execution, literally, aside from the glue, kaya nilang mag-minus 1 agad just by simply putting all the skill on a single hero. Kaya kailangan, gusto nilang i-burst down agad yung Rafaela. Napaka-importante ng pustuhan para doon sa Rafaela. Otherwise, tutunawin siya ng tunaw lineup mula sa execution. Eh, the tunaw lineup versus the late game vision para sa side ng Blacklist. Here we go once again. Masaya lang ako na nakita this time ang Wise SS. Yeah, of course, ni Wise. Uh-huh. Isa sa mga rason kung ba't ma-share ko lang kung ba't ako natuto mag-YSS dahil gumawa siya ng tutorial. Agree. There was a video na ginawa ni Wise na kinuwento niya doon kung paano mag-marksman ang hindi mo kailangan may nagli-leash sa'yo na tank. Yun nga. Pero syempre, execution, putting a lot of effort dito sa damage output. Ang sakit ng buhok ng exe dito. Medyo mahihirapan ang Blacklist gumalaw. Tama ka, Wolf. Ma-bridge down kagad ang Rafaela ni Venus. Pwedeng mahuli kagad yung Benedetta ni Edward. So, kailangan tignan this time ng camera si Kelra at saka syempre itong si Itomax sa kanilang combo na pwedeng magawa. It's make or break talaga dito eh para sa side ng Blacklist International. And Esson yung nakikita ko talaga na medyo magpapabaliktad ng tempo para sa side ng Blacklist. Why? Kasi ang trabaho ni Esson dito was just simply soak up a lot of damage. I-force nila yung mga mage dito ng execution na ibato lahat kay Esson. And from there, possibly ma-heal siya doon ni Venus and may time para kay Wise na pumasok with the Traceless in and go from there. Pwede eh, no? Lalo na't yung mechanics ng glue na uubusin niya lang lahat ng resources ng side ng X eh. Na kapag nagamit sa kanya, pwede lang siya mag-split-split or pwede rin siyang mag-sumanib sa isa para tanggalin ng isang hero. Remember, sobrang immobile ang isang Eudora na madaling pasukan this time ni Esson. Kahit arguably lugi ang Blacklist International sa mga turtle fights, hindi sa game na to ah, but in general, lagi nilang pinapryo yung pag-take ng mga turtles. That's what happened with EVOS Legends, and it might happen dito sa execution. Paren. Kailangang maging mindful ng execution kung paano nila aatakihin itong first turtle ng laban. Yeah. Maganda naman yung kanilang turtle taking. Ang tanong eh, mako-convert ba nila? Yeah, kaya nga ginagawa this time ni Oheb at ni Venus yung pag-clear ng wave kasi alam nila napapasok na yung turtle. This is Blacklist na naman ang mauuna. Yes, and it's most likely eh, magiging 5v4 yung laban and I doubt na aabot pa si Kellner. But Jacknu, siya agresibo dito. Pasok dito, of course, si KLBJ. Mawawala si Venus. First Blood ay mapupunta sa exe. Pero sino ang nakakuha ng turtle? Mapupunta yon kay Wise. 1-for-1 exchange. Wala pa doon sa laban si Kelra. Ang masasabi ko talaga sa Blacklist International, prayo talaga nila itong mga turtles sa to. Hindi lang sa game na to, ah, pati dun sa series nila sa EVOS Legends, okay lang mamatay si Oh My Venus. Okay lang na ma-minus 1. Basta si Wise makuha niya yung turtle. This time, napatay pa nila si Renjo. At gusto ko na pinoint out mo yung pag-clear sa top lane ng Blacklist International with Oheb and Venus. Ito yung dahilan kung ba't naging 5v4 nga macro naman. Macro decision making, pero macro din yung damage nung yun yung overturn. Sabay yung Thunder Thunder ni Eto Max. Ako si Volta, sabi ni Eto Max. Dalawa mawawala sa Blacklist. Muntikan mabuhay doon si Oheb. Kinulang lang, kinapos lang ng konti doon. And Oh My Venus died on the process as well. Ito yung ano eh, yung pahirap ngayon para sa side ng Blacklist International. Wala pa lang sila doon sa point na kaya nilang i-out-sustain yung burst potential ng mga mages ng execration. And from there, nakabawi bigla ang execration from the turtle na nakuha ng Blacklist kanina. Yun nga eh, ang gandang panggising no sa side ng exe na okay, we've lost
na battle doon sa turtle fight, pero yung reset naman sa top lane, eh Gucci tayo. Tama ba, Wolf? Tama, kasi yung payong mababasa sila tapos kung-orientate sila ni Yudol. Ay, super effective. Super effective. Diba? Science. But kidding aside, yung combo kasi yun eh, parang pagsasabayin mo yung yin yang overturn, pati yung Thunder Wrath, para dire-diretso yung pag-burst nyo para hindi makapag-brilliance, for example, si Oheb. Yeah. Well, kung iisipin mo, shoot na shoot eh. Kasi kapag nagkatabi-tabi with the yin-yang overturn, yung electric arrow passive, yung superconductor, masastun yung dalawa, tas may thunder rat doon pa sa baba ng payong. Yeah, basa sila, tas makukuryente sila. Basa, tapos kuryente, nginig ka talaga. And may Brody pa. May Brody pa. Ang ekseso. Puro kidlat, no? Puro kidlat. Oo, puro kidlat pala ito. At ngayon, kailangan mag-ingat ng Blacklist. Another turtle fight ang ating magaganap. Ay, nako, si Edward. Nandun sa dalawa naka-flank. Pero this time, kay Wise pa rin mapupunta. Yung turtle. Pero tinamaan siya ng flame shot. Pero dalawa na tumama sa side ng exit. Dalawa na ang nawala. Rencho na ipagsapaka na lang. Healing galing mula kay Venus. Actually, hindi ko alam kung sino nanalo sa trade dahil mukhang tabla yung naganap. Well, I believe Blacklist International win the trade. It could have been better kasi tumama pa yung flame shot. There was a flame shot from Kelra kay Wise. Bunti ka pa nga walang mamatay doon sa side ng Blacklist International. Given ang nag-initiate doon was Execration using the Circling Eagle nito ni Chaknu. Umikot sila kasama niya si Kelra pero kinailangan nilang mag-out. Tapos, in the process, naiwan na lang sa gitna. Si KelVJ wala na makapag-protect sa kanya at tinoko siya ng mga members ng Blacklist. Problema ngayon para sa Execration yung Rafaela ni Venus. Either humanap sila ng durance na agad o kaya naman i-burst agad nila si Rafaela kasi yung pinaka-problem ng Blacklist ng Execration ay nasusustain yung burst nila ng isang Rafaela. Your guardian angel. Tama. Si The Queen dito. Na syempre, kapag tinatamaan tayo ng mga damage, edi healing galing lang. Nung pagpasok niya ay gano'n na yung signature na nagalawan mula kay Venus at gano'n pa din na nagwo-work talaga. Kahit na lamang ang exit dito ng isang point, lamang ang Blacklist sa pag-control ng turtle at lamang ng bahagya doon sa money. I really like what's going on the map ngayon. Kabisado talaga ng dalawang team. Tignan mo nyo rito guys, wala pang nababasag ni isang Tori dito at sobrang static lang nung lane natin with Renzo together with Edward na wala talagang nagkakabasagan. It's more about sa paglabas ng Lord yung magiging pinaka team fight natin dito. Meanwhile, on the top lane, folks are coming in for both of these teams. Ang ganda ng vision play na nagmula sa Mountain Shocker ni Wise. Chaknu actually trying to create something with this Matilda. And again, nabanggit na naman ni Wolf, ito na naman ang simula ng Blacklist doon sa turtle. Ito na tunay na laban! Hindi umabot this time ang retribution ni Wise, pero na-burst down sila ni Kelra! At mawawala ang dalawa sa side ng Blacklist. Sapak mula kay Renzo. Eson ang may iwan. Abyssal Strike. Kill BJ. Feel the thunder. Thunder! Thunder! It's all about Renzo getting the flank doon sa likod ng Blacklist International. Yes, sumabay sa kanya sa pagpunta sa may turtle si Edward, pero yung positioning mismo nung Pakito with the knock-off strike, dalawa agad yung umangat sa members dito ng Blacklist and from there, naultihan sila ni Kelra. Yep, nakita-kita nyo yung pagsasabay ng mga burst potential sa Execution, pati nung kanilang ultimate with Pakito, yung knock-offs, tapos kakomba mo ng yin-yang overturn, talagang matutunan kahit sino. And that time, hindi na kinaya ng healing ni Oh My Venus kasi ang main difference is sabay-sabay talaga yung Execration pumasok. Ang hirap din kasi lumilipad din kasi si Venus eh. And alam mo naman kapag nasa Erica, nasa taas ka, mas madali kang tatamaan ng kitlat. Super effective. Super effective sa mga flying type. Tama. At ang ganun yung ginagawang burst down ng Execration, kidding aside, it's all about the burst for Exe and Blacklist. Ang kailangan nila dito para ma-solve yung problem ng burst, ma-withstand lang, hintayin lang na makombo, kumuha dito ng mga magagandang healing at ma-out damage ang XE. Pero mukhang dilipad din. This time si Chaknu, si Venus na naman ang main target. Huli healing mula kay Venus pero again, feel the lightning and the thunder na meron si KelBJ. Kinidlatan doon si Oh My Venus. Ang ganda nga na-play niya eh. With all of this flame shot whatsoever. Yung mga tulak pala, sorry. Pero kulang nga lang! Aray ko, sakit! Wow!
That damage, kakita niyong damage doon ng Bragura, tunaw na tunawi. Tunawi. Si Edward, wala na siyang pagkakataon pa makapag-dash out sa damage ng payong dito ni Kelra. Madaming damage. Oh, wow. Ayos ba yun? Madami talaga. Pwede. Yeah, pwede na. And this pwede time, na. Execration. Fourth turtle, ah. Ang makakuha ng fourth turtle. Ngayon ko lang nakita ang blacklist na natutunaw actually sa mga team fights. Ito ata yung secret formula ng X. Bakit ka pa natin ipapapunta sa late game? Eh malakas din yung blacklist nung daanin natin sa maraming damage. Sa maraming damage. Kumbaga kung kulang yung dati dahil dun sa mga healing, huwag mong i-try split. Ang gawin mo, sobra mo pa yung damage. Oo, yung damage ng X, abot pa next game. Oo nga eh. The burst potential from the mages, this time, kung titignan natin ang win condition ng blacklist, kailangan ba nila dito ng anti-mage items? Athena Shield, Oracle. Kasi parang hindi nangyayari na si Eson ang magsusoak up eh. Ayan o, bago lumalapit pa lang si Eson, binabanata na. At ngayon, lumipad si Chuck. Ang layo na lipad ni kaibigan Chuck, no? Here we go, Venus. Mapapagamit ng baptism. Nako, sumanib si Eson mag-isa. Grab, grab out. Pero ayun yung Abyssal Strike. Eson, natamaan na naman ang Lightning Ball. Mm. Ah! Lightning Ball is real. Even the glue is melting dito sa sobrang daming high voltage damage ng Exe. At slow-mo nating titignan ang laban. Oh my. I like that yung commentate mo, eh medyo naging slow-mo din. Pero just to answer your question, Manjin, paano nga ba ang gagawin dito ng Blacklist International? Kung papansin mo rin in the itemization nila, si Oh My Venus, napilitan na siya na mag-Athena Shield agad-agad kasi nga siya yung pinofocus dito nila Etomax and ni Kelra and Chaklu. Yeah. Or rather, actually, yung dalawa lang. Sila Etomax pati si Chaklu with the Shrinking Eagle, lagi silang sabay na lumilipad papunta doon sa ating kay Oh My Venus. So, what happened was, kahit sabihin na natin hindi agad-agad na mamatay si Oh My Venus, is medyo na-out of position yung mga members dito ng Blacklist International. Ang pwede nilang gawin dito eh medyo mag-split muna around the map. Like, for example, maghanap sila ng mga position dito na magiging awkward or rather ma-flank nila dito ang mga members dito ng Execration. Pero at this point, ito ang power spike ng Execration with this Brody. Oh. Sobrang hirap. And not to mention, nakita natin yung damage nung Kagura na yon. Kaya nilang ulit-ulitin yun to any members dito ng Blacklist International. Naka-define glaive na si Kagura, by the way. So, yung tunaw. Tunawi talaga. Yung mga damage ng mga mage, napakataas na. Ayan. Kala ko may i-add ka pa na isa, kaibigang Wolf. Wala na yun. Pero mukhang, yes, this is the Lord, this is excess game for the taking. And Blacklist International, kailangan nilang ma-outwithstand. Yun talaga yung dilema eh. Yun yung problema eh. Mm-hmm. Nakita na nila na pwedeng mamatay din si Eson. And as we're witnessing the game, guys, let's be patient, of course. Mm-hmm. Wise! Uy! Susubok kay Kelra! Oh, napalaban si Wise! Let's take it slow, so slow. Anywhere you wanna go. Ang kailangan i-take note doon, ang nangyari, na-cancel yung stun. Kasi nga naman may hoverboard, di ba? Dauntless Fleet, tumama yung skateboard. Or rather, tumama pero natanggal. Nasaktuhan niya ng Russo Umbrella Fleet. Nadulas. Kasi may matupatubig si Kagsi. Saka tumatumbling siya eh. Oo nga, nasa baba, nasa daan yung yung skateboard, tinalunan niya. Mala Matrix pala. Grabe, kitang-kita natin sa ating mga mataang aksyon. Ito talaga. Kitang-kita natin bawat sapak, bawat inda, bawat indak ng galaw, bawat kidlat. High action, mga kaibigan, para dito sa ating laban, Blacklist International unti-unting nagpo-fall off. Yun yung nagiging storya nitong laban. 12-3. Ito yung literal na high motion eh. 120 FPS na in-slow-mo mo para makita mo ng maigi ang bawat detalye. Speaking of detalye, ayan na. Ayan na. Ng panalo. Parang nag-snap si Thanos. Panalo na pala ang X eh. And we're going